Sa ating bulong panalangin, magsimula tayo sa salita ng Panginoon. Romans chapter 1. Ating basahin ang Romans chapter 1. Basahin natin ang mga talatang 8 hanggang 10. Romans chapter 1 verse 8 to 10. Ganito ang sabi. Una, nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat, sapagkat ang inyong pananampalataya ay ipinahahayag sa buong daigdig. Sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa ebanghelyo ng kanyang anak. Walang tigil na binabanggit ko kayo sa ating panalangin at lagi kong dihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo. Tayo'y nalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli kami po ay malaya at biniyayaan yung pakarating sa lugar na ito pang magpagkag po sa inyo. Sa aming pong pangangailangan, sa aming sarili, kapatiran at eklesya, ay namin magkiwala sa aming mga sariling lakas, kandungan, kaalaman, kundi aming pong hinihiling sa inyo ang inyong pagpapala sa aming pong pagsamba ngayon. Maraming salamat po, Ama, para tuloy na kaming turuan at ibayin sa aming pananampalataya at sa mabubuting gawa. Aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Talatang ng Roma, ito ay layunin ni Pablo na makarating sa Roma upang makita, makilala, maka-fellowship sa mga kapatiran doon. At siya ngayon nakarating sa layunin na siya ay kumanap sa kalooban ng Panginoon kung ano mangyayari sa kanyang buhay. At yun ay nakarating siya sa lugar ng Roma. At ang kanyang paghangad doon ay talaga may hangarin siyang para sa kabutihan ng mga kapatid at para rin sa kanyang katitibay. Now, itong sulat na ito, bisan ginagawa din namin ng mama kapag kami po'y pupunta sa misyon. Nagsisimula ako manalangin sa mga iilang tao na alam kong kailangan idalangin, pasalamat. At pagkatapos pagdating namin doon, hinahanap ko siya at pinipilit kong makalapit sa kanya, makipag-fellowship sa kanya upang malaman ko kung ano ang gawa ng Diyos bunga ng aking pinapanalangin sa kanya. Totoo na talagang na-encourage din ako at siya rin ay na-encourage sa aming pagdating doon. Now, si Pablo rin ay meron siyang magandang hangarin sa mga kapatid sa Roma. Kaya sila ay lagi niyang pinapanalangin upang sa kanilang pagtatagpo ay makapagpapalakasan sa isa't isa. At ito ang madalasang problema rin sa atin na minsan sarili lang natin, iniisip natin, hindi na natin na iniisip ang kapakanan ng iba, hindi natin na kumusta. At ito'y kailangan dapat natin panalangin upang sa tuwing tayo magkatipon, prayer meeting man o worship day, ay makita natin ano ba ang hinungan ng ating panalangin sa ating mga kapatid. At dito sa talatang ito, tinuturoan tayo na magkaroon ng tamang hangarin para sa ating mga kapatid. At dapat lang na sa ating pagkitipon ay nagkukumustahan tayo. Na dito sa hangarin ni Pablo, mahimitan natin sa kanyang sarili ang ugali niya dahil sa kanyang hangarin sa mga kapatid sa Roma. Una, makikita natin sa kanya ang laging nagpapasalamat. At kalawa, makikita natin sa kanya na siya po ay nagpapatutuo. At maging sa pangatlo ay nasa kanya ang usap-usapan tungkol sa mga kapatid sa Roma. So, tignan natin ang ugali ni Pablo sa mabuting hangarin sa mga kapatiran. Una, ang pasasalamat niya. Ang sabi sa verse 8, una, nagpapasalamat ako sa ating Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo tungkol sa inyong lahat. Ito po'y ginagawa ni Pablo para sa pasasalamat para sa mga tao na kanyang itinadalangin. Lahat tayo maaaring manalangin o magpasalamat sa ating Panginoon, sa ating mga kapatid sa iba't ibang lugar ng ating bansa o sa buong daigdig na may kilala tayo.
At ang panalangin natin ay para sa mga Kristiyano kung nasaan sila. Alam niyo, panalangin natin pasasalamat na sila'y asin at ilaw ng sanlibutan. Pasalamat tayo na marami tayong mga kapatid na kundi nakikipag-usap siya sa mga tao tungkol sa Diyos. Tungkol sa Diyos. Dapat lahat din tayo magamit ng Panginoon sa pagpalagalan ng karihan niya. Pumutos ito sa atin, Matthew 28, verse 19 to 20. Great Commission. Bakit sinabi yan? Sapagkat mangyayari yung kalooban ni Kristo na pagalingin ang ating mundo. At hindi lamang siya nananalangin, si Pablo nangangaral, nananalangin din siya sa mga tao. Ibig sabihin, nakikipag-usap siya tungkol sa Diyos, tungkol sa mga tao. Yung pananalangin niya, si Pablo, yung tao, yung pinapahayag niya sa Diyos. At itong ginagawa rin natin, ating ipinapahayag ang mga tao, ating mga concerns sa Panginoon. Now, sa panalangin ni Pablo, pagdating sa ibang mga tao, sa mga kapatiran, na dapat din ang ganun mangyayari sa atin, iba niyo ang sabi sa verse 9. Verse 9, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking espiritu sa Ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil na binabanggit ko kayo sa aking panalangin. Verse 10, at lagi kong hinihiling sa anumang paraan sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos na makapunta sa inyo. Sabi si Pablo, makasalamuha ang mananampalataya sa Roma. At alam naman natin kung paano siya nakarating doon, matitinding mga pagsubok. Pero tinupad din ng Panginoon sapagkat magpapanotoo si Pablo sa Roma. Pero siya ay nananalangin. At ang panalangin ni Pablo rito ay tapat. May katapatan talaga siya. Ang sabi sa verse 9, sapagkat saksi ko ang Diyos. Now, magagawa ba natin sabihin ito, Brad, sister, pinag-pray kita, saksi ko ang Diyos. Now, si Pablo nagagawa niyon sapagkat talagang tapat siya manalangin para sa mga kapatid. May mga taong mandilin lang sa tao, no? Sa iba. Ngunit, hindi mo kayang lupoy ng Diyos kung talagang tapat ka sa iyong mga sinabi. Sinabi ni Pablo na susuportahan ng Diyos ang kanyang pag-aangkin na siya'y nananalangin sa mga kapatid. Napakitan na nga rin, saksi ko ang Diyos. Sana ganoon din tayo mag-pray. Hindi lang tayo mag-pray ng magagandang mga pananalita, mabulaklak na salita na hindi sinasaksihan ng Diyos. Si Pablo, talagang naniniwala siya, suportado ng Diyos ang kanyang mga dalangin dahil tapat siya. Magandang kanyang hangarin sa kapwa. Ikalawa, sa kanyang pananalangin, meron din siyang katapatan sa mga paksa na kanyang ipapanalangin. Ang sabi sa verse 9, ano bang paksa ni Pablo dito? Sapagkat saksi ko ang Diyos na ating pinaglilingkuran sa aking espiritu sa Ebanghelyo ng kanyang anak na walang tigil na binabanggit ko kayo. Yun yung paksa niya. Lahat ng kabutihan ng Diyos, lahat ng biyay ng Panginoon, ay kanyang itinadalangin doon sa tampok niya, yung paksa niya, yung brethren sa mga kapatiran. Hindi lang basta kung saan-saan. Walang tigil si Pablo na binabanggit niya ang mga taga-Roma. Now, tinuturo sa atin ni Pablo na dapat nating panalangin ang ating mga kapanampalataya. Nagpipray lang natin pagka Wednesday ang Makati, ang PCBC at iba nating mga kapatid.
kung walang personal concern, wala, hindi natin ipapanalangin. Dapat ipinapanalangin natin sa ating personal devotion. At ganoon din, hindi lang mga kapatid, pati yung mga nawawala, mga unbeliever pa. Napakarami pa natin dapat ipag-pray. Yung hindi natin maabot. Tulad ng ating mga kapatid, malayong lugar, ating mga pinsan, ating mga kaibigan, minsan, ang ating mga anak. So si Pablo, matapat siya sa panalangin, saksi niya ang Diyos. Matapat din siya sa kanyang kampo kung sino ang ipapanalangin, ang mga kapatid, at hindi lang mga kapatid, pati ang mga hindi mananampalataya. At pangatlo, si Pablo ay may katatagan sa kanyang pananalangin. Ang sabi ko dito, pag sinabing matatag, matibay panalangin ni Pablo, hindi umuurong, sapagkat ang sabi niya, sapagkat saksi ko ang Diyos na aking pinaglilingkuran sa aking Espiritu sa Ebanghelyo ng kanyang anak, na walang tigil. Napakabigat nun. Walang tigil na pinabanggit ko kayo sa aking pananalangin. Tatag ng panalangin ni Pablo. Hindi pinsanan. Si Pablo kung manalangin, hindi ningas kuhon. Ibig sabihin ng ningas kuhon eh, pagsubugso kung kailan lang maalala. Kung kailan lang may problema. Kundi wala siyang tigil. Walang tigil ang kanyang pananalangin sa kanyang tampo kung sino ang kanyang papanalangin. Kundi makikita natin pag sabi walang tigil, meaning to say, napakatatag. At napakatatag kung manalangin si Pablo. At ito'y sinasaksihan ng Diyos. So, ang tanong sa atin, tapat ba ang ating pananalangin? Tayo ba'y walang tigil na nananalangin? Ay gayong utos naman talaga sa atin na huwag tayong tumigil sa katapananalangin sa 1 Thessalonians chapter 5. Kaya ang masasabi natin, wala ba tayong tigil? Matatag ba ang ating panalangin? Ningas kubon ba? Masasabi ba natin sinasaksihan ito ng Diyos? O ito'y pakitang tao lang? Nawa, tama ang ating hangarin na magkaroon tayo ng tamang panalangin. So, ang panalangin ba natin ay para sa mga kapatid din natin. Marami na tayong kapatid na nangihina. Pinapanalangin natin na sila ay gumalo. Dapat panalangin pa natin ang kanilang kalagayang espiritual. Na sana sila po ay magpahayag ng katapilaan ni Kristo sa kanilang ginalalagyan. Makita sana ang buhay nila bilang halimbawa sa kanilang kapaligiran, sa mga anak, sa pamag-anakan. Pag-pray natin na maging asin sila. Sapagkat kung mawalan ng alat ang asin, anong simple niyan? Kahihiyan lang, tinatapak-tapakan. At kung hindi nagliliwanag ang kanilang pagiging Kristiyano sa kanilang kapaligiran, sama-sama sila nasa kadiliman. Sinasabi nilang sila ay Kristiyano, pero nasa kadiliman. At ganoon din, pag-pray din natin ang mga kaibigan natin, mga unbelievers. Sana maging tama ang hangarin natin sa ating pananalangin. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po sa gabi ito. Pinagkaluban kami ng biyaya na muli magkatagpo kami para sa inyo. Na kami po'y luluhog sa inyo sa aming pong mga concerns. Sa iglesia, sa aming mga kapatid. Sana nga po, taglay namin ang katapatan na mismong inyong sinasaksihan na tama ang aming mga pananalita at tama ang aming pananalita. Tumangin na langit sa pangalan ng Panginoon Jesus.